Sinasabi na si Lucifer ay may kaugnayan sa mga instrumentong de cuerdas gaya ng violin at gitara. Sa kapalit na kaluluwa at buhay, ang prinsipe ng kadiliman ay kayang magbigay ng kakayahan sa pagtugtog, paggawa ng kanta at pag-awit. Pwede niyang gawing sikat na celebrity ang isang tao sa isang iglap lang. Dahil dito, kadalasan ang kanyang mga nakakausap ay nahihikayat na pumasok sa kasunduan. Kaya sa video na ito, ating alamin ang storya ng babaeng nakipagkasundo at ibinenta ang kanyang kaluluwa para sa pangarap na tagumpay at kasikatan. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang sa aking channel at gusto mo ang ganitong klaseng content, horror, true crimes, storyang kababalaghan at kaalaman, ay huwag sanang kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong upload. Si Stephanie Joanne Angelina Hermonauta. Sinasabing siya ay may inimbitang isang espiritu at pumayag na pumasok ito at manirahan sa kanyang sarili. Ito'y ipinahayag na sa publiko ang tungkol sa kanyang pakikipag-ugnayan sa Illuminati at sa kauna-unahang pagkakataon ay inamin niya ito sa publiko at labis niya itong pinagsisisihan ang sumali sa secret society. Tinitiis niya hanggang ngayon ang fibromyalgia syndrome. Ito'y isang long-lasting disorder. Ito'y wala pang lunas at ang mga scientipiko ay di pa lubos malaman kung ano ang talagang nagiging sanhi nito. Siya ay naniniwala na ang pagkakaroon niya ng long-term na sakit na ito ay resulta ng pag-anyaya niya sa puwersa ng kadiliman na manirahan sa kanyang katawan. Nangyari ito panahong ibinenta niya ang kanyang kaluluwa sa Illuminati, naganap noong nagsisimula pa lang ang kanyang karera. Ang sikat na singer ay tapatan nitong sinabi sa isang Netflix show na Gaga 5'2 documentary. Ngunit, ang mismong scene ay hindi na naisama kalaunan. Sa dokumentaryong ito ay pinakita ang mga kaganapan sa kanyang karir at sa hulihan ay pinakita ang isang montage ng mga pang-araw-araw na ginagawa tulad na lang ng rehearsals, studio sessions, public appearance, private talk tuwing madaling araw, medical appointments at kabi-kabilang breakdowns na may matinding iyakan. Sabi sa production team na marami sa mga video na ito ay hindi na naisama sa final edit sa nasabing dokumentaryo dahil inutos sa itaas na huwag nang isama. Isa sa interesadong scene na hindi naisama sa final edit ang ibinulgar ng production staff ay ang usapan kung saan inalala at inilalahad ni Stephen Joanne ang naganap na pakikipagkita nito sa isang pari para pag-usapan ang isagawang isang exorcism. Ito'y upang maalis ang espiritu na minsan niyang pinahinintulutang pumasok sa kanyang katawan noong isinasagawa ang isang satanic ritual. Panahong hindi pa siya sumisikat. Inilalahad ni Stephanie Joanne kung papaano siya nakapasok sa Illuminati. Ito'y nangyari noong ibinigay niya ang kanyang kaluluwa. Kung saan sinabi niya ito'y naganap sa isang club sa Lower East Side, New York pagkatapos ng kanyang birthday show noong 2006. Inilalarawan ni Stephen Joanne ang karanasan bilang napakatotoo at madamdamin. Sabi ni Stephanie Joanne na kagagaling lang niya sa stage show noong mga panahong iyon at siya ay puno ng kagalakan dahil sa palakpakan at hiyawan ng mga tao.
siya ay lumabas at nanigarilyo at nag-isip na gumamit ulit ng droga. Nakulangan kasi siya at gusto niyang sagarin ang pakiramdam ng kagalakan ng mga panahong iyon. Nang may biglang lumapit sa kanyang lalaki, ito'y parang walang edad, hindi matanda, hindi rin bata, at may suot na suit. Siya ay kinausap habang ito'y naninigarilyo at nakasandig sa pader. Sinabi sa kanya, "Sa tingin ko, meron ka na kung ano ang kinakailangan. Gusto mo bang makuha ito?" Sumagot naman si Stephanie Joan, "Ano iyon?" Umiti ang tao at sinabi, "Lahat-lahat, tagumpay, kasikatan, ari-arian, kapangyarihan, gusto mo ba ito lahat?" Tanong ng tao sa kanya. Tinignan lang siya ni Stephanie Joan at dahil hindi niya maunawaan kung ano ang tinutukoy nito. Tumindig ang lalaki at kinanta ang isang kanta na siya rin kinanta niya kanina. Ito'y kinanta ng lalaki sa kakaibang lingwahe. Tinignan lang siya ni Stephanie Joan at hindi makapaniwala para itong isang batong itim na kumikinang na kinuha pa mula sa malalim na dagat. Nakalukod bigla si Stephanie Joan at tinanong sa lalaki, "Sino ang aking sasambahin?" At tumingin siya sa mga mata ng lalaki at sinabi, "Gusto ko yan lahat." Bago pa man makilala si Stephanie Joan bilang Lady Gaga, si Stephanie Joan ay kakaunti lamang ang public recognition bilang isang struggling performer na madalas lang tumutugtog sa isang dive bar, burlesque club at late night review. Ay hindi kailanman nakagawa ng ganta na siyang nagpaabot sa kanya sa lahat ng pinapangarap. Ang kanyang kaluluwa noong mga gabing iyon ay sumailalim sa isang kasunduan, tagumpay, kapalit ng kaluluwa. Pagkatapos noon, agarang nakagawa si Stephanie Joan ng isang kanta na siyang naging dahilan ng kanyang pagsikat kasama ang ilang mga respetado na producers at promoters sa industriya. Kung saan sila'y nag-uunahan para makatrabaho ang hindi kilalang club singer na si Stephanie Joan. Sinabi ni Stephanie Joan na ang lahat ng pangako ng taong iyon ay diritsong natupad sa buhay niya. Noong una, akala niya na napakabuti ng magiging outcome, pero di rin nagtagal, nagsimula itong magdusa. Sa ilang taon ni Stephanie Joan ay nakipaglaban sa puwersa na gustong mangimabaw sa kanyang sarili. At kadalasan, siya ay nasa digmaan laban sa kanyang sarili. Sa Stephanie Joan Angelina ay nagkaroon ng pamilirang sakit na di mawala-wala kasabay ng pakikipaglaban sa kanyang mismong sarili. Pinutol niya ang kasunduan sa pamamagitan sa pag-alis sa industriyang kontrolado ng Illuminati. Sabi ni Stephanie Joan na ang Illuminati ay panandilian kang bibigyan ng espesyal na kapangyarihan, panlabas na kagandahan, talento at kayamanan. Pero ito ay hindi rin magtatagal. Kaya marami sa mga sikat na nasa industriya ngayon ay hindi masaya at nasisira lang ang buhay sa pamamagitan ng pagkalulong sa masamang bisyo at droga. Noong 2018 ay nareschedule ni Gaga ang gaganapin sana niyang European Tour na tinatawag na Joan World Tour. At sa mga panahong iyon, siya ay nag-post sa kanyang official Instagram page at sinasabi, "Sa ngayon, makikita na si Stephanie Joan o Lady Gaga ay unti-unti nang nag-iiba at di na gaya ng dati kung manamit. Kaya kayo, kung may balak na makipagkasundo, ay sinasabi ko sa inyo, huwag na lang ituloy
sapagkat ang ganitong uri ng kasunduan ay may nakatakdang kapalit. Isa rin ito sa mga nakikitang dahilan kung bakit may mga sikat na celebrity, tanyag na mga musikero ang bigla na lang nagbibigti at ang ibang tao ay nagtatapos ang buhay sa isang madilim na wakas. At dito nagtatapos ang ating video. Kung nagustuhan mo ang video na ito, ay huwag sanang kalimutang mag-like at share. Hanggang sa muli!